Makikita po natin itong oyster na kakukuha lang sa ilalim ng dagat. Ito po yung tinatawag nilang wing oyster. Sa palibot itong isla ay ito po yung makikita natin. Yan. Bago natin siya lagyan ng nucleus, titingnan natin yung kanyang shell kung may sira. Ito po yung halimbawa sa nagawa na dito. Tinatanggal po ito dito, ginagrinder daw, ginagawang pendant at kung ano pang mga alahas. Mula doon sa Pearl Island ay natatanong po natin yung mga kabahayan na nakatayo dito sa isla. Grabe, parang paraisong tinubuan ng mga kabahayan. Sobrang ganda po dito. Kombinasyon ng napakagandang tubig. Makikita nyo naman, napakalinaw ng dagat, malakristal at napakarami ng islang matatagpuan dito. Good morning mga ka-SEFTV, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating explore ngayong araw. So ngayon nga pala ay nandito po tayo sa bahaging ito ng Isla ng Samar kung saan matatagpuan ang pagitan ng dalawang probinsya. Yan. So dito banda, ito po yung Marabot Samar at dito naman yung Lawaan Eastern Samar. Itong kalsadang to na nandito sa pagitan ng dalawang probinsya ay may halintulad po natin sa Patapat Viaduct na matatagpuan naman sa Ilocos Norte. Tulad ng Patapat Viaduct, binabaybay din nitong kalsada itong kabundukan na nasa gilid mismo nitong dagat. Mula dito sa bahaging ito ng Samar at Eastern Samar ay magta-travel po tayo ng mahigit 2 oras papunta sa Guiuan Eastern Samar kung saan ang ating destinasyon ngayong araw. Ayan, so para sa mga nagtatanong, saan nga ba tayo pupunta sa Guiuan? Pupuntahan po natin ang isa sa mga islang pinagmamalaki nitong probinsya ng Eastern Samar, hindi lang dahil sa ganda nitong isla, kundi dahil na rin sa mga tinataglay nitong kayamanan. Mamaya, malalaman nyo po yan kung ano itong mga kayamanan to at kung bakit kailangan nyo itong makita. Tanong dyan bakit medyo matagal tayong hindi nakapag-upload dito sa YouTube. Nitong mga nakaraang araw kasi, naging abala tayo sa pagbibigay ng mga update tungkol nga sa mga nangyaring landslide dun sa Leyte. So dahil nga sa marami tayong mga viewers na may mga kamag-anak sa Leyte, lalo na dun sa area na naapektuhan ng landslide. Kaya minabuti nating magbigay ng mga updates dun sa lugar na gustong makita ng mga tao. Tapos ang mahigit sa 3 oras na travel mula sa Tacloban City ay narating na po natin itong Guiuan Town proper. So dito makikita po natin na medyo maganda yung panahon. Ayan. At makikita din po natin dito sa kanilang mga kalsada na abala yung mga mamimili dito. Itong Guiuan kasi ang pinaka sentro ng komersyo at negosyo nitong bahaging ito ng Eastern Samar. Kaya makikita po natin dito yung maraming establishmento tulad na lamang ng bangko. Ang speaker! Ano na pa kita sinusundan? Sabi ko parang si Idol Sipir ah. Taga saan kayo sir? Yung tapunan lang. Thank you sir. Ingat. Silangan. Okay, okay. Thank you, thank you. Nakakatakot yung sinabi ni sir. Kanina pa tayong sinusundan. Kaya pala kanina, tinitingnan ko sa likuran, may sumusunod sa atin, kaya binilisan ko. Yun pala, subscriber. Ayan, so nandito po tayo ngayon sa BFAR ng Guiuan. At nandito na po si Sir Louie, yung isa pa nating mga kasama, papunta doon sa
Pearl Island. So, dahil nga sa araw ng Sabado, kaya kahapon pa lang ay kinontakt ko na itong BFAR para masigurado nating ma-assist tayo papunta dun sa isla. Etong Pearl Island kasi, yung islang ating pupuntahan ngayong araw ay kailangan po ng permiso na mula dito sa BFAR dahil nga sa protektado ito ng ahensya. Marami kasi yung mga species na pinangangalagaan dito ng BFAR kaya kailangan po ng permiso kung pupunta tayo doon. Tama po ba, sir? Ayan. Okay, so tara! Yun po yung tubabaw na pinuntahan natin itong mga nakaraang araw. At yung pupuntahan naman nating isla ay dun sa kabila. So mula dito ay magta-travel lamang po tayo ng 20 to 30 minutes depende sa alon at mararating na po natin yung Pearl Island. Matapos ang halos sa 20 minutes na travel mula doon sa Guiuan mainland, ay narating na rin po natin itong Pearl Island. Sa bahaging ito ng Eastern Samar, marami pala yung mga munting isla na makikita natin malapit dito sa Pearl Island. So, doon banda, makikita po natin yung Naked Island, yung sandbar na yan, yung Victory Island, dito yung Manikani, yung Tubabaw, at yung Humunhon Island. Marami pala yung mga islang makikita natin sa bahaging ito ng Eastern Samar. Ayan, so dito, meron pong caretaker na nagbabantay dito sa Pearl Island. Ito po si Sir Louie. At ito naman si Sir G. Dito sa mesa, nakapwesto na po yung mga materyales, yung mga oyster na ginagamit nila sa pag-culture nitong pearl. Ayan, so bago po natin ipakita sa inyo kung paano nila ginagawa itong mga ganitong perlas, ikutin po muna natin itong Pearl Island at tingnan po natin kung ano yung mga meron dito. So dito, nakalagay yung karatula ng DNR at may pangalan ng Pearl Island. Makikita po natin, maliliit pa ang karamihan sa mga puno dito tulad nitong puno ng nyog. Dahil nga pagkatapos ng Yolanda, yung mga malalaking puno na nandito na sa isla ay nabuwal o naputol. So mayroong mga natira pero mangilan-ngilan na lang. Dati, bago pa man ang Yolanda ay napakaganda nitong gusali. Pero pagkatapos ng Yolanda, nasira na po ito. Pero ganun pa man, pwede pa po itong masilungan ng mga bisita at ng mga nagbabantay dito sa isla. Dito, marami yung mga puno ng talisay. Kung saan, kinabitan po nila ng duyan para yung mga bisitang magpupunta dito ay merong ibang pwedeng gawin o pwedeng matambayan dito sa isla. Sa palibot itong isla ay eto po yung makikita natin. Yan. Durog na corals na may halong bato. Wala pong white sand dito. Bagamat ganito yung bumabalot sa palibot ng Pearl Island, mapapansin naman po natin yung napakalinaw na tubig. Dahil nga sa nasa kalagitnaan na po tayo ng dagat na nasasakop nitong Eastern Samar, kaya mapapansin po natin ang malakristal na tubig. Makikita po natin itong oyster na kakukuha lang sa ilalim ng dagat. Ito po yung tinatawag nilang wing oyster. So marami po ito dito sa Guiuan. At ito naman yung white lip. Kamag-anak din ng oyster pero ito merong takip. Ito dahil nga sa hugis pakpak kaya tinawag po siyang wing oyster. Ayan. So itong mga pinakita natin, ito po yung ginagamit nila para nga gumawa ng perlas.
tama gumawa ng perlas kasi dito kinukulture nila yung mga perlas. Ito po yung halimbawa sa nagawa na dito. Yan. So ito, tinatanggal po ito dito, grinagrinder daw, ginagawang pendant at kung ano pang mga alahas. Ito galing pala ito sa dagat, balikin ko ito ng kasama ko, si Jay. Ito, hinintay namin siya na kusa siyang bumukas. Kasi hindi natin siya pipilitin na bumukas. Bali, hintayin natin na kusa siyang bumuka at saka lalagyan natin ng paggatong. Tapos ilalagay natin dito sa shell holder. Ayan. Ayan. So, bago natin siya lagyan ng nucleus, titingnan natin yung kanyang shell kung may sira. Kung wala siyang sira sa shell niya, lalagyan natin siya ng nucleus. Ito yung nucleus namin, saka may tiban. Kasi yung may tiban, kahit basa, dumidikit siya. Bali, yung nucleus natin, ididikit natin sa shell. Tapos after 2 years o 1.5 years, i-trial harvest natin siya. Kagaya niyan, ito yung culture namin. Ito na yung finish na. Sa palibot itong isla, makikita po natin ang may 1,000 wing oyster na pwedeng lagyan nitong nucleus. Kaya tinawag po itong Pearl Island. Okay, so dito naman, maliban sa mga oyster na nakita natin, marami din po dito yung mga clams. Mga ganito. Sir, paano po ba pinaparami yung mga ganitong uri ng lamang dagat? Mayroon kasi kami mother of clam nito, pero nasa dagat. Bali, kinukuha siya ng ano, ng similya ba, bawat isa sa kanila. Bali, hinihiwala yung sa sperm ng lalaki at saka sa babae. Pagdating doon sa opisina, doon na pinagsasama-sama yung ano, yung sa babae at saka sa lalaki. Ngayon ko lang nalaman na ganito pala kaganda etong bahaging ito ng Eastern Samar. Kasi pag sinabi nating Eastern Samar, yung unang pumapasok sa ating isipan ay yung Sulangan Church, yung Kalikuan Island, yung isa sa mga surfing area dito sa Pilipinas. Hindi natin alam na meron palang ganitong lugar dito sa Pilipinas. Grabe. Sobrang ganda po dito. Kombinasyon ng napakagandang tubig. Ayan, makikita nyo naman, asul na asul yung tubig dito. Napakalinaw ng dagat, malakristal, at napakarami ng islang matatagpuan dito. Sir, pag halimbawa po ba may gustong magpunta dito, ano po ba yung process? Bali ko wala silang permit sa opisina. Kasi pag wala silang permit, hindi namin sila pinapapasok. Sa permit po ba mayroong mga babayaran? Wala. Pakuha lang sila. Ilang katao po ba yung kayang i-handle ng isla sa loob ng isang araw? 30 person. Yung pwede namin dito mapapasok sila. So dito pwede po bang mag-overnight yung mga bisita? Pwede rin. Basta magpaalam lang sila sa opisina. Lalo pag overnight. Okay. So yung transportation po pala papunta dito, magkano po yung bangka? Kung halimbawa, mga siguro 5, nasa 1.5 yata ano. Pero balikan na yun. Halos 10 minutes lang yung layo mula doon sa Pearl Island ay narating naman po natin etong Victory Island. Yun, so sakop pa rin po ito ng Guiuan Eastern Samar at dito makikita po natin ang medyo maraming bahay. Isang barangay po yung nandito. Meron po silang eskwelahan, meron pong simbahan at barangay hall dito. So makikita po natin yung mga bangka na nakadaong sa gilid nitong isla kasi karamihan sa mga nakatira dito ay sa pangingisda na bubuhay. Mapapansin po natin dito sa isla na karamihan sa mga bahay ay gawa sa light materials. Dati daw, marami yung mga bahay na nandito sa gilid ng dagat. Pero matapos ang ilang bagyo, tulad na lamang ng Odette, Ursula, eto na yung mga bahay dito.
wala pong gaanong puno dito kasi yung mga malalaking puno na nakatayo dito dati ay nabuwal na dahil nga sa mga malalakas na bagyo. Kung mapapansin po kasi natin, itong isla ay nandito na, malayo na sa mainland at yung mga bagyong nabubuo dito sa Pacific Ocean at dumadaan dito sa Pilipinas, madalas sa kanila ay dinadaanan itong isla. Kaya madalas po natin naririnig sa mga balita yung Guiuan, Eastern Samar at itong bahagi ng Guiuan, yung madalas na daanan ng bagyo. Tiningnan lang po natin saglit itong Victory Island kasi mula doon sa Pearl Island ay natatanong po natin yung mga kabahayan na nakatayo dito sa isla. So tiningnan po natin kung ano yung itsura nitong isla at dito ay namangha po tayo. Grabe, parang paraisong tinubuan ng mga kabahayan. Ano yung ginagawa nyo dito sa tubig? Nangangawil, ibig sabihin namimingwit. Yung mga bata dito marunong ng mangisda kasi yung mga magulang nila ay parehong mangingisda. Sa wakas ay nabisita na rin po natin ang ilan sa mga islang matatagpuan dito sa Guiuan Eastern Samar. Pasalamatan lang po natin yung mga taong tumulong para nga maging posible ang ganitong content dito sa Guiuan Eastern Samar. Ayan, so pasalamatan po natin si Ma'am Nilia Gabon Tumayaw, yung head ng Marine Fisheries Development Center dito sa Guiuan. Maraming salamat po sa BFAR Guiuan at kay Sir Louis Isia, yung nag-guide po sa atin doon sa isla. So, syempre, wag po natin kalimutan na mag-subscribe dito kay Melver Febra TV. Thank you, Idol. Okay, so sa susunod ay marami pa po tayong bibisita yung mga lugar na tulad ng Pearl Island na mga natatagong yaman. So, sa ngayon, yan lang po muna. At samahan niyo pa po ako sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.